Higit 6 na pisong taas presyo sa diesel at kerosene ipinatupad ngayong araw. Ilang motorista dismayado. Para sa detalye, makakasama natin live si Andrew Bernardo. Andrew? Ivy, masama at malungkot nga na balita ang sumalubong sa mga motorista ngayong araw dahil ipinatupad na yung piso hanggang mahigit 6 na piso na dagdag singil sa presyo ng produktong petrolyo. Ivy, sabi ng samahan ng mga tsuper dito sa bansa, dapat daw tanggalin na yung excise tax sa langis. Samantala, karamihan naman sa mga tsuper na nakausap natin kanina, dagdag singil sa pamasahe, yung panawagan. Mahigit isang dekada ng jeepney driver si Alexis sa rutang Lipa City, San Juan sa probinsya ng Batangas. Ayon sa kanya, malaki ang ibinaba ng kanyang kita mula nang mawala ang mga estudyante dahil sa COVID-19 pandemic. Kaya naman, umasa siya na makakabawi ngayong balik eskwela na. Pero, kala namin dadami pa sero, wala pa rin, may hina pa din. Sa halip na bawi, dagdag pasakit ang bungad kay Alexis ng big time oil price hike na ipinatupad ngayong araw kung saan mahigit 6 na piso ang nadagdag sa presyo ng diesel at kerosene habang mahigit piso naman sa gasolina. Sa halip na dating balikan na namin dito 300 eh, iniwan eh. 800 ang balikan kaya malaking taas na, malaking epekto sa amin. Ang grupo ng mga tricycle drivers na ito sa Padre Garcia, umaaray na rin sa taas ng presyo ng gasolina. Ay kawawa naman kami mga maliliit eh. Ay ang ginagalinglaan naman eh, mga mayayaman na negosyante. Ano ngayon talagang tsaga-tsaga na po ang aming pagbiyahe. Kung saan yung makaraos din lang kung makaraos lang pag sa pagkain ng laang kahit mataas na ang gasolina. Kung ang jeepney driver na si Tatay Rolando ang tatanungin, dapat na muling taasan ang pamasahe sa jeep. Ay kung talaga kung ganyan ang pataas, ang pataas, eh, kailangan din magpataas din nga kung ano. Dahil hindi naman ho nababa ang diesel, laging yung sa pataas. Ay ang aming mula naman kitain huwag sa biyahe namin. Kinatigan ito ng LTFRB at sinabing didesisyon na nila ang hiling na 3 hanggang 4 na pisong dagdag pasahe sa jeep sa mga susunod na araw. Hati ang reaksyon dito ng ilang commuter. Para sa akin po is parang hindi po kasi nung nag-pandemic po, di ba tumaas na po yung pamasahe. Pag tinaasan pa po nila is wala, ano po, parang hindi na po okay yun kasi mataas na nga po yung pamasahe. Eh, siyempre kawawa naman din po yung mga ano. Kawawa naman din po yung mga driver at na kung hindi naman po magtataas, hindi naman po makakasapat din sa kanila. Iba naman ang pananaw ng samahan ng jeepney drivers sa bansa. Kung hihingi ka man ng dagdag na pamasahe, dahil syempre panibagong bayarin din yan. Pangalawa, hindi rin makakasabay doon sa lingguhang pagtaas ng langis. Maihiwanan ka rin dahil nga yung lingguhan ng pagtaas, pagiging walang saysay din eh. Ivy, hindi na nagpaunlak ng panayamang LTFRV Region 4A kanina sa atin dahil paliwalag nila, wala pa naman daw binababa na memo ang head office. Samantala, Ivy, karamihan sa mga nakausap natin na mga tsuper kaninang umaga, ayaw naman daw nilang humiling ng taas sa pamasahe. Ang gusto daw talaga nilang mangyari ay mapabalik doon sa dating presyo yung produktong petrolyo. Ivy. Maraming salamat, Andrew Bernardo.